Kayo po ba mga bossing ko ay merong salamin sa inyong puntahanan? Mahiwaga mga bossing ko ang salamin. Dapat ay alam nyo kung saan nyo po ito pinupwesto upang sa ganon kayo po ay hindi mamalasin. Baka hindi nyo po ito alam kaya napapansin ninyo na parang napakailap sa inyo ng swerte. Na instead na ikaw po ay sinuswerte, nakakaipon dahil kayo po ay masipag na tao pero parang sa wala-tula. Parang ang pera po ninyo dumadaan lang sa inyo pong mga kamay. Asya mga bossing ko, ako po ay may tuturo po sa inyo. Dapat ay alam nyo ang maswerteng pwesto sa loob ng inyong pong tahanan or sa inyong pong negosyo ng ating mahiwagang salamin. Kaya kung kayo po naniwala at nais po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Marami po tayo mga bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan ng mga pampaswerte. Pero ang isa sa mga pinakamahiwaga na dapat po huwag kayong basta-basta maglalagay sa loob ng inyong pong tahanan o ng inyong pong negosyo ng salamin dahil maaaring instead na ma-welcome nyo ang swerte ay maitaboy nyo ang swerte mga bossing. Kaya dapat alam nyo kung saan dapat inilalagay ang salamin mga bossing. Unahin po muna natin mga bossing ko sa negosyo. Kung meron kayong negosyo ay napakaswerte mga bossing ko kung ang inyong pong kaha ay meron pong salamin. Kasi nadudoble nito, nasa salaminan ang pera, dumadami na dumadami ang pera mga bossing. Kaya mainam na meron kang ganyan mga bossing ko ng salamin sa inyong pong kaha. Bukod po dyan mga bossing ko ay napakaswerte rin kung meron kang salamin na nakatapat sa customer. Yan po, ibig sabihin niya, nasasalaminan ang mga customer, dumadami po sila mga bossing. At ganoon din po mga bossing ko, ang isa sa mga sikreto. Dapat ay meron kang salamin na malapit sa inyong pong kahera o sa inyong cashier. Upas sa ganoon, lagi na lamang may magbabayad mga bossing. Yan po isa sa mga sikreto. Kaya mas mainam mga bossing ko na kayo po ay meron pong salamin diyan sa inyong pong negosyo. Or kaya po mga bossing ko, sa inyong negosyo, mas mainam na ang salamin sa loob ng inyong pong CR ay bilog. CR po ninyo sa loob ng inyo pong negosyo ay mainam ay bilog. Kasi ang bilog mga bossing ko inihahalin tulad sa barya na para mabilis gumulo ang magandang kapalaran mga bossing. Swerte po ang bilog na salamin sa inyong negosyo at maging sa inyo pong tahanan. Ang pinakamaswerte sa loob ng CR ay bilog mga bossing, bilog. Ganun din po mga bossing ko ay mainam naman bago pumasok ng inyong CR at meron pang pwede kang paglagyan ng salamin na nakaharap po ito sa mismong silangan ay napakainam po yan, maglagay ka ng square naman mga bossing ko or whole body na CR na bago pumasok ng inyong pong CR mga bossing. Ang dulot po niyan ay swerte. O ngayon naman mga bossing, sa bahay naman po natin. Napakaswerte kung kayo po mga bossing ko ay merong salamin na nakaharap sa mga nagsumisimbolo ng kasaganahan, kagaya ng pera. Halimbawa, meron kang isang lucky jar na puno-puno ng barya, tapos lalagyan nyo po ito ng katapat na salamin. Yan po ay napakaswerte. Ganun din po mga bossing ko, kung kayo po sa inyo pong hapagkainan, ay meron din pong salamin para bawat may mga nakahain sa inyong hapagkainan, nadodoble ang pagkain. Pero syempre, lagi nyo tatandaan, dapat mga bossing ko, halimbawa, ito yung silangan, ito yung kanluran. Nasa gitna, mga bossing ko, yung hapagkainan or kaya po yung lucky jar, mga bossing ko, na punong-puno ng barya or ng pera. Dapat lagi nakatapat sa, nakalagay po siya sa kanluran at nakatapat ito sa may silangan. Lagi nyong titignan, mga bossing ko, kung saan nakatapat, mga bossing ko, ang salamin. Dahil baka ito yung nakatapat sa kanluran, instead na maka-attract ka ng swerte kasi ang silangan, swerte. Ang silangan, diyan nasikat ang sinag ng araw. Ibig sabihin ang sinag ng araw, maliwanag. At diyan din po tumataas ang araw, ibig sabihin yan tagumpay sa buhay. Ang kanluran mga bossing ko ay pababa. Taghirap po yan, krisis. At ang sunod po niyan ay tagdilim. Walang solusyon sa problema at ang madalas na gumagamit niyan mga bossing ko ay kaliwa. Tayo po ay sa kanan lamang kung saan tayo ay suswertihin. Huwag na huwag rin pong maglalagay. Ito ay sasama ko na rin yung lagi natin binabanggit sa ating pong sa ating tapat ng higaan ng salamin. Kasi nadodoble rin yung tao, dyan naman papasok ang third party mga bossing. Yan pa mga bossing ko ang ilan sa mga napakaswerteng salamin na dapat ay alam po ninyo na dapat ilagay natin sa ating tahanan at ganoon din po sa ating pong negosyo. Kaya kung kayo paniniwala, tingin-tingin sa paligid kung nasa na yung mga salamin, saan ito nakaharap at baka ito ang nagiging dahilan kung bakit napakailap ng swerte. Ilan pa mga bossing, salamat po!